pansit canton na masabaw, masarap, at maraming gulay. Halika po, samahan niyo akong magluto. Ayan, napakasarap ng pansit canton. Hindi po siya dry. Ayan, mamasa-masa po siya. Ayan, at marami pong sahog na gulay. First bite, ayan po. Sarap, grabe. So, una ko pong ginawa, hiniwa ko po yung mga gulay. Meron pong repolyo, meron din pong carrots, bell pepper, at baguio beans. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang po silang lahat. Napakasarap nito. Talagang pasta lover ako. Hindi nga ako nagra-rice, pero nagpapasta naman ako. Ganon din. Carbs din. Pero napaka-healthy food po nito niluto ko. So, ayan nga po. Carrots, bell pepper. At naghiwa na rin po ako ng bawang sibuyas. Napakadali. Napakaswak sa budget ng mga nanay. Ayan po. At meron ako nilagang manok. Kalahating breast part. Ayan po. Hinimay-himay ko lang po siya ng maliliit. Ayan. So, after niya, nagpainit na po ako ng kawali. At sinangkot siya ko na po unang-una yung bawang at sibuyas. Nung medyo okay na po yung bawang sibuyas, sinunod ko na po agad yung carrots. Hinalo-halo ko lang po siya mabuti. Ayan, hanggang sa lumambot yung carrots. And then, isinunod ko na po agad yung manok. Yung hinimay-himay ko na manok. So, hinalo ko lang po siya ng hinalo. Mekos-mekos lang, insan. Ayan, nung medyo luto na po yung carrots at yung chicken, okay na naman din po. Tinimplahan ko na po siya ng pampalasa. Paminta at konting magic sarap. So, sinunod ko na agad yung baguio beans at bell pepper po. Hinalo ko lang ng hinalo at tinimplahan ko siya ng konting toyo at konting oyster sauce din. Sobrang init ngayon sa Pilipinas. Mag-ingat po tayo. Drink a lot of water. Ayan, para hindi po tayo ma-dehydrate. So, ayan nga po. Nilagyan ko rin siya ng oyster sauce. At hinalo-halo ko siya. Niluto ko siya for about mga 5 minutes lang po. And then, isinunod ko na agad yung repolyo. Last na po yan, repolyo. Hinalo ko lang po siya, niluto ko pa siya for about mga 3 minutes. Yan, natapong pa yung repolyo ko. So, halo lang po ng halo. And then, sinet aside ko na po siya. Ayan na po, luto na po yung sahog natin sa pansit canton. Ayan, hindi ko po siya masyado niluto, lalo na yung repolyo. At tikiman time. Eksakto po yung lasa niya. So, set aside po muna natin siya. Yung sa pinaglutuan ko din po, doon na po ako naglagay ng chicken stock. Tapos, konting toyo, isang chicken cubes, at oyster sauce po. Pinakulo ko lang po at nilagay ko na yung pansit canton. Masabaw po siya. Marami masyadong sabaw. Pero, mawawala din po yung sabaw. Sinisipsip po nung pansit. Ayan. Pag naluto na po. So, halo lang po ng halo. Ayan, hanggang sa mawala na yung parang water niya dyan. Para nakakapit na siya dun sa pansit, yung lasa niya. So, after po niyan, pinakulo ko lang po siya, mga 2 minutes lang po. At nung maluto na yung pansit canton, ibinalik ko na po yung niluto ko kaninang mga sahog niya, mga recados niya.
Very easy, swak sa budget, kayang-kaya ng mga nanay gawin nito. So ayan po, ang sarap na, naaamoy ko siya. So hinalo-halo ko lang po siya, ayan. And almost done, my own version. Pansit Canton, kain po tayo. So yummy. Thank you for watching.